poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Linggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po, mga kapatid. Pinagdiriwang po ng buong simbahan ang dakilang Santo Papa San Leon, pantas ng simbahan. Pagdasal din po natin ang lahat nating mga intensyon, mga taong pinangako ang ipagdarasal, ang lahat ng mga kaluluwa ng mga yumao na ipinangako natin, gugunitain natin sa buong buwan nito ng Nobyembre, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, maging ng lahat ng mga nurses na magbo-board exams bukas at sa susunod na araw. Taglay ang lubos na pagtitiwala sa Panginoon, sama-sama rin nating ipagpasa Kanya, maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang Kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong palalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal na Espiritu Santo.
Kaya bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat pinangasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay alay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at itinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa
nahihiya naman akong magmalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't gawin mong 50. Ang sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? At sumagot ito, 100 kabang trigo po. Narito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang tapusin ang isang buong linggong paggawa sa pamamagitan ng pagdalo sa ating banal na misa. Ngayon, dito sa pambansang dambana ni Jesus Poong Nazareno, palakpakan po natin ang ating mahal na Poong. Huwag po natin kalimutan, patuloy po tayo sa pag-usad sa buwan ng Nobyembre at ang ating pangako'y buong buwan nating gugunitain at ipagdadasal ang lahat ng mga yumao. Kaya't habang tayo ho'y nagmimisa, sa atin hong mga dasal araw-araw, pag-orosaryo, huwag kalimutang kausapin, pasalamatan at ipagdasal din at ipaabot sa ating mga yumao ang lahat nating mga pinagdadaanan sa buhay upang sila man din ay makapagdasal at makapamagitan para sa atin. Sa Ebanghelyo po natin mula kay San Lucas, narinig natin na may talinhaga o may kwentong inilhad ang Panginoon tungkol sa pagtitiwala. Na may isang mayaman, meron siyang isang katiwala, ang kanyang mga yarian ay pinagkatiwala, inihabilin sa katiwala, kaya nga ho katiwala. Ngunit sa kalaunan, mukhang hindi sineryoso, hindi pinanindigan ng katiwala ang pagtitiwala sa kanya. Kaya't nang makaabot sa kanyang Panginoon, Amo, ang mga balitang ito ng kanyang kawalang maaasahan, siya na po ang nagpasya na gumawa ng paraan. At anong paraan? Sinigurado niya na kung siya man ay mawawala ng trabaho o naalis na nga po sa trabaho, sa pagtitiwala ng may-ari, gumawa siya ng paraan na may mga taong siyang maaasahan at the expense, kahit sabihin mo nating lubusan ng masira ang tiwala ng kanyang amo o ng kanyang Panginoon sa kanya. Now, ano hong mensahe nito para sa atin? Isa ho ang napakaliwanag na mensahe na ang pagtitiwala nawa sa atin ng Diyos at ng ibang tao, eh sana'y huwag ho nating sasayangin. Pahalagahan natin ang tiwala at pahalagahan natin ang ipinagkatiwala at pahalagahan higit siyang nagtiwala. Sabi niyo, Father, parang iisa lang naman yan sinabi mo, tiwala. Be, yun ho ang mga magkakaugnay na salita. May nagtitiwala, may ipinagkakatiwala, at mayroong katiwala. Lahat ho yan, eh dapat pahalagahan. Siyang nagtiwala sa akin,
ang tungkulin o bagay na inihabilin upang aking ingatan ang ipinagkatiwala sa akin at ang aking pagiging katiwala. Dahil sa oras na ang isa dyan sa tatlong yan ay ating hindi pahalagahan, sira na ang ating pangalan. Apektado na ho lahat. Halimbawa, pinagdududahan ko yung aking boss. No? Kine-question ko ang mga desisyon niya. Damay, pati trabaho, na pababayaan ko bilang ganti sa boss ko na mayroong hindi ako kampante sa boss namin. Mukhang may ginagawang masama. Mukhang may masamang balak. Mukhang hindi ko gusto ang kanyang mga desisyon. That normally, si pagsisikapan ho nating gawan in a very subtle manner, sa hindi tukuyang paraan, nasisirain natin yung trabaho. Without knowing na sa aking pagpapasyang pabayaan ng trabaho, sirain ang pinagkatiwala sa akin, pinatutunayan natin, sinisira na rin natin ang ating sarili na hindi na pala tayo tunay pang mapagkakatiwalaan. Di po ba? Na-getso ba ninyo? Or halimbawa, doon tayo sa ikalawa, may inihabilin sa akin, binaliwala ko, hindi ko sineryoso. I took it for granted. Matutuwa ba si boss? Of course not. Baka magsisi pa siya. Bakit ba ako nagtiwala? E pinabayaan niya. Nalugi ang kumpanya. Malaki ang nawala, nasira. Only to prove that we were not trustworthy. Hindi pala tayo mapagkakatiwalaan. And consequently, kung patutunayan ko, nagrebelde ho tayo, no? Nagkaroon tayo ng pride, no? Bahala ka sa buhay mo. Ako pa, hindi mo na-promote. Iba, pre-promote mo. Hindi mo ko favorite. Hindi mo ko pinagbigyan. Hindi ako papasok. Papasok ako, hindi ako magtatrabaho. Eh kung hindi ho tayo magtatrabaho, papasok din man magtatrabaho, napapabayaan ng trabaho. Would you think ipropromote ka pa the next one in the chronology? Sa tingin mo, ikaw na binabalak na susunod pang ipropromote, mapopromote pa? Hindi na. Pinatunayan mo na wala kang tiwala sa taong nagtiwala sa'yo at pinabayaan mo ang ipinagkatiwala mismo sa iyo. Kaya ho, yung tatlong yon kung tutusin, eh magkakasama. Kaya ito sana ang hingin natin sa Panginoon, sa mahal na po ang Jesus Nazareno, na sa lahat ng antas, sa Kanya at sa bawat isa, meron tayong dapat patunayan. Meron tayong dapat patunayan na siyang nagtitiwala sa atin, na siyang hinihinga natin ng pakiusap, hinihinga ng tulong natin, ay tunay na makukumbinsin natin na siya'y ating pinagkakatiwalaan at sa kanyang makikitang pagtitiwala natin sa kanya, hingi natin na sana ang ating mga pakiusap ay kanyang ipagkaloob at ipahintulot. Nang sa gayon, anuman ang kanyang ipagkaloob at ipahintulot, ito nawa ang maging patunay, patotoo natin na tayo'y tunay na mapagkakatiwalaan. Halimbawa, marami ho ngayon ang lumalapit na, Father, bless mo naman kami. Nursing board po namin bukas at sa susunod na araw. Medyo, I want to be very particular. Sabi ko, pag ilang take mo na ba? Medyo offending, ano? Parang nakaka-offend ba? Sana hindi kayo ma-offend. No, pang ilang take mo na? Pala first time pa lang. Okay, very good. Sabi ko, kung may hinihingi ka sa Panginoon, patunayan mo
na seryoso ka at kinikilala mo siyang tunay na siya ang susi para sa iyong ikatatagumpay. Huwag kang makalimot na magdasal at magsimba even after the exam. Kung ibigay sa iyo ang lisensya na maging nurse, ipangako mo na magiging mabuting nurse ka. Ipangako mo na ang mga pasyenteng dadaan sa iyong mga kamay at pagsisilbihan mo, parang ang Panginoong iyong inaasikaso at inaalagaan. Sa ngalan ng Panginoon, hindi tayo magtataray, hindi tayo mapapagod, hindi tayo mamimili ng pasyenteng pagsisilbihan as a nurse. At patunayan mo na ikaw ay nurse na pinagpala ng Panginoon. Huwag kakalimutan ng pamilya, huwag kakalimutan ng Diyos, huwag kakalimutan na pagkakataon mo na sa profesyon mong ito, mapagsilbihan ng iba sa ngalan ng Panginoon. Now, ang Diyos po hindi nagkukulang sa pagtitiwala. Ang tanong, tayo na nakikiusap sa Kanya, tunay bang mapagkakatiwalaan? Tunay ba niyang maaasahan? Can God count on us? Makakaasa ba ang Panginoon sa atin? Mapapanghawakan ba ng Panginoon ang mga pangako niya, pangako natin sa Kanya? Kasi ho, kung ito'y mapapatunayan natin na hindi tayo nagkukulang sa pagtitiwala sa mahal na Poon at lahat ng Kanyang ipinagkakatiwala sa atin, tunay naman nating pinanghahawakan, ginagampanan ng may katapatan. Hindi magkukulang ang Diyos sa patuloy na pagtitiwala upang ang ating mga panalangin, pangarap ay Kanyang pahintulutan. Ngunit sa oras na tayo na ho ang sumira ng Kanyang tiwala dahil sa ating gawa, sabi nga nila, asa ka pa. Tayo na ang sumira eh. Di po ba? Sa Panginoon, di siya nagkukulang. Ngunit kung tayo man ho'y magkulang, makalimot, muling magtiwala, muling patunayan na ang pagtitiwala niya noong misang nabahiran ay patuloy pa rin niyang maaasahan. Sa gayong paraan, ang tiwala ng Diyos sa sangkatauhan ay magpapatuloy hanggang katapusan. Hari nawa, lalo po tayong magtiwala sa mahal na Poon at bunga ng pagtitiwalang ito, patutunayan natin, hindi lamang sa salita, hindi lamang tuwing Biyernes, hindi lang dito sa loob ng pambansang dambana ng Poong Nazareno. Sa araw-araw kong buhay, tunay niya akong maaasahan, tunay niya akong mapapagkatiwalaan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa bawat kahilingan, ang ating tugon, Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon ay inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop na magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani,
na dito'y pinawian siya ng dugo, pinawisan ng dugo ay maghasik ng sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating lipunan, angkan at isipan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang sabisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong maghanap ng at makihati sa mga hangarin at tiisi ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak at sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Patuloy po nating ipagdasal ang lahat ng mga nurses na magbo-board exams this weekend, ang lahat ng mga naghahanap trabaho, ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, solusyon at lunas sa lahat nating mga suliranin. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Samahan mo rin, Panginoon, lahat silang mga naglalakbay, ang lahat ng mga nagtatanong at naghahanap ng liwanag at kahulugan ng buhay, ang lahat ng mga kabitenyo sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nuestra Senora de la Soledad de Portabaga. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa mahal na Poon, lahat nating kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, sa aming patuloy na pagtitiwala sa iyong di matatawarang kabutihan, naway masilayan mo sa amin na kami tunay mong maaasahan. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan, lalo't higit yaong aming mga ipinagdarasal, at nawa ang tiwala mo sa amin ay mag-umapaw sa paghahatid ng biyaya mong bigay sa lahat ng mga nag-aabang. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan
kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, mga taong ipinagdarasal, lalo tigit lahat silang mga pumanaw, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook, at ang tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat upang sambahin ang ngalan mo. Sa ngalan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, ihinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan.
ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Muli sa katahimikan, atin silang gunitain at ipagdasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Birhen ng Loreto, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, kasama na si San Papa Leon, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid sa isang Panginoon, ipinagkatiwala niya ang Diyos Ama sa atin. Kaya't buong pagtitiwala nating awitin ang panalangin ipinagkatiwala ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Kung tunay ang ating pagmamahal sa Diyos, tatanggapin natin at pahahalagahan ang ipinagkakatiwala niya sa atin, ang kanyang kapayapaan. Kaya't kung wala ho tayong ibang maibibigay, dapat kundi kapayapaan. Kung hindi kapayapaan, huwag nang magpakita, huwag nang magsalita, huwag nang gumawa. Atin pong patunayan na tayo'y katiwala ng Panginoon, mapagkakatiwalaan sa kapayapaang bigay niya na ihahatid natin sa iba. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na patuloy niyang mapagkakatiwalaan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesús.
Diyos Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcements. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office at ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos.
may karagdagang discount po sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa finance office ay mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay magdulot ng iyong pamamahala upang sa patnubay na iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalan ang ating mga kapatid na pumanaw. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo nagmula ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob kaming nananalangin at kami po'y nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo nawa anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa pagdadalisay ng purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa kalangitan. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa lahat ng mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sa tulong ng ating mahal na ina, na patuloy po nating dinadasalan ngayon at sa oras ng ating kamatayan, muli natin siyang lapitan upang tulungan tayong ipagdasal ang lahat ng mga nauna na sa ating pumanaw. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sabay-sabay, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo po tayo saglit para sa dagdag na paalaala. Kahit nagsimula na po ang pagdadasal sa mga yumao, huwag pong magdalawang isip na patuloy tangkiliki ng mga All Souls envelopes upang patuloy po natin silang ipagdasal at dalhin ang kanilang mga pangalan sa mga envelopes na ito sa ibang simbahan. Nang sa gayon, mas marami pong lugar ang sa kanila'y nagdarasal at patuloy na wala tayong makakaligtaan o malilimutan. Huwag hong mapanatag sa isang envelope lang o sa isang simbahan lang. Mas marami hong envelope, kahit walang laman, basta ang pangalan ng mga pumanaw ay doon nakalagak at sa iba't ibang simbahan, sila po'y ating ialay at ipagdasal. Ikalawa, patuloy po ang kaguluhan sa Middle East, kaya't huwag po tayong magsawang magdasal ng Santo Rosario at intensyon para sa kapayapaan ng buong mundo. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang mundo at ipinagkatiwala rin sa atin ang karanasan ng kapayapaan. Patunayan po natin sa Diyos na tayo'y Kanyang maaasahan, laging hangad ay kapayapaan, lalong-lalo na kung saan may kaguluhan. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po ang lahat ng mga yumaong aming ipinagdarasal. Maging lahat silang mga buhay pa na di namin ngayon kasama, na di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan. At nawa ang pagbebendisyong ito ang magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patuloy na maging katiwala ng poong Jesus Nazareno. Salamat, salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinararangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinararangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.